Muli mga kapatid, happy sabat sa inyong lahat. Nakakatuwa na pagkatapos ng ilang taon, unang paglipat kasi namin mula Las Piñas noon, dito itong unang church na pinagsambahan namin, Elder Building, dito sa Taguig. At laging kausap ko doon si Tatay Paquito. Kaya nakakatuwa na kahit wala na si Tatay, makikita mo ang kanyang lahi na naiiwan ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Yan lang po iniling ko sa aking mga anak na sabi ko hanggang ikailang henerasyon naway patuloy tayong naglilingkod kahit mawala man ako sa mundong ito. At nagpapasalamat ako kay kapatid ko yan eh. Si Elder Saldi, no? Na inanyayahan niya ako at ito'y malaking pribilehiyo na makasama ko kayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. At ngayong umaga, mahal kong mga kapatid, tunay ang Diyos ay pag-ibig. Dahil kung wala ang Panginoon at walang pag-ibig, hindi tayo magkakasama sa umagang ito. At sabi dito nga ang ating pag-aralan, Arise and shine. Jesus is coming. Tayo manalangin. Mapagpala at makapangyarihan naming Diyos sa mangbanal sa umagang ito. Narito kami, Panginoon, aming pag-aaralan yung banal na salita. Ikaw ang mangusap sa amin, Panginoon. Hayaan mong banal na Espiritu ang maghari sa gitna namin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito mga kapatid, ang nakita ko, request kasi ng misis ko ito. Pag nagsisermon kasi ako, misis ko, anong itatopic ko kaya? Misis, kaya mahalaga talaga yung mga misis. So, at yan mga kapatid, ang aking topic ngayon, Arise and shine, Jesus is coming. Naalala kong kwento na yan nung mayroong workers meeting sa Baguio. May isang kabataang pastor doon, bata pa siya, intern pastor siya. Nauna siya, kaya Elder Saldi, parang kuminsan disadvantage yung nauna ka doon. Nauna siya sa guest house. Nung nandoon na siya, naglilinis siya, mayroong kumatok. Pagbukas niya, isang malaking tao. Sabi niya, Tutoy, pakidala ang aking bagahe sa taas ng guest house, sabi niya. Dinala naman itong kabataang pastor na ito, walang sabi-sabi. Pagtapos nakaupo itong malaking mama, at habang naglilinis itong pastor, sabi nitong lalaking malaki, sabi niya, Tutoy, ilang taon ka na ba na janitor dito sa guest house? Parang kuan yung pastor, kasi yun ang sinasabi sa kanya. Tumayo to, hindi nasagot tong pastor, tumayo yung malaking lalaki, tinapik sa balikat, ang sabi niya, Tutoy, huwag kang mahiya sa pagiging janitor. Marangal na trabaho yan. Tumayo ang lalaki, tumindig, sabi niya, Sir, I'm not the janitor in this guest house, sabi niya. Isa po akong pastor ng Northern Benguet District. Biglang nagulat itong lalaking, And who are you? Sabi ng pastor. Sabi niya, ako po yung leader ng literature evangelist sa Baguio. Mga kapatid, minsan may ganong nangyayari sa buhay natin. Arise, shine, Jesus is coming. Jesus is coming, Are you ready? Or, Jesus is ready. Are you coming? Mahal kong mga kapatid, ang sabi nga, malapit na ang Panginoon na dumating. Lahat ng nangyayari sa paligid natin ngayon ay tunay na nagpapakita na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Sa Signs of the Times, October 9, 1901, paragraph 1, tinami ni Ellen G. White, The Day of the Lord is at hand. Perilous time.
Kaya mga kapatid, ano ba ang mundong ito? Ito ba talaga ang dinisign ng Panginoon bago maging kakilakilabot ang mundong ito? Ang sabi nga sa Genesis, paborito ito, kahit matanda na. Pag napapansin nyo, pag memory verse, ang sabi dyan, memory verse, Genesis 1:1. So sabi doon, in the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, there will be a light. Nagkaroon ang formless na mundong ito ng isang liwanag, ang liwanag na napakaliwanag, na hindi pa naranasan ng mundo pagkatapos magkasala si Adan at si Eva ang liwanag na yon. Ang sabi nga, ngunit pagbalik ng Panginoon sa Joel verse 2, chapter 2 verse 1, for the day of the Lord is coming, it is close at hand. Kung malapit ng Panginoon, ang sabi nga, a day of darkness and gloom, a day of clouds and blackness. Magkaroon ng kadiliman bago dumating ang Panginoon. Hindi kadiliman na walang na magba-brown out, hindi kadiliman na na mawawalang ilaw na yan, kundi kadiliman na lulukob sa mundong ito, kadiliman na masasamang mga ugali. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 5, ito po. But mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves. Yan ang mga pag-ugali na ulit-ulit natin. Hindi kadiliman, mga kapatid. Kaya ngayon mapapansin natin sa paligid natin, kahit anong gawin ng gobyerno na programa, mayroon pa rin nangyayaring hindi maganda. Pag inilagay ng gobyerno na siyang iniisip na siyang gagawa ng mabuti, lalong napadilim ang gobyerno. Mga kapatid, ito yung kadiliman. Kaya ang sabi nga, dito sa Isaiah chapter 6 verse 2, binasa ni ating kapatid Jeremy, sabi, see darkness covers the earth and thick darkness is over the people. But the Lord rises upon you and His glory over you. Kaya mga kapatid, ang kadilimang ito na wala nang iniisip natin na parang wala nang kabuluhan ang buhay natin sa mundong ito. Tandaan nyo, the Lord rises upon you. At ang sabi pa, arise! Kaya nung dumating si Jesus sa mundong ito, naibalik niya ang liwanag, ngunit hindi ang liwanag ng liwanag na simula na ginawa ang mundong ito. Kaya doon ang sabi ng Panginoon, dahil hindi masyadong maliwanag, dahil bumalik ang Panginoon, arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Ikaw ngayon ang lumiwanag. Kapatid ko, mabilis lang naman ako mag-sermon, mga kapatid. 15 minutes lang yan. Sabi dito sa Matthew 5, verses 14 and 16, you are the light of the world. Verse 16, let your light to shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Mga kapatid, ikaw ang liwanag, ikaw ang ilaw ng sanlibutan ito. At kailangan bilang ilaw, sabi nga dito, gumawa, gagawin ang mabuti, pakita sa Panginoon, at mag-glorify ang Panginoong nasa langit. Mapapansin yung mahal ko mga kapatid, bago sabihin niyang kayong ilaw sa chapter 5, verse 14, binanggit niya muna ang verse 13. Sabi niya, you are the salt of the earth. But if the salt, sabi dito, loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown and trampled understood. Mga kapatid, mapapansin niyo ba, bakit bago ka maging ilaw, sinabi ni Jesus, ikaw ang asin. Ano bang connection ng ilaw na ito sa asin? Ang sabi nga, what is the connection of salt to the light? Pag-aralan natin ngayon, ano itong asin, para maunawaan mo kung bakit sinabi ng Panginoon, ikaw, ako ay ilaw. Ang asin, ang sabi mga kapatid,
The salt is energizer. Number one, alam nyo ba, pag tayo'y nagkakasakit na emergency, pupunta, dinadala tayo sa hospital, anong nilalagay una sa atin para mabalik ang lakas natin? Di ba yung dextrose? Yung suero? Ang composition ng suero, asin lang yun. Pag na LBM nga eh, asin lang sa katubig na mainit para maibabalik. You must be an energizer. Hindi dapat tayo, mahal ko mga kapatid, na pag nakikita tayo ng kapatid, naku, dito na naman ito. Parang ayaw mo makita ang kapatid. Dapat hindi ka pa dumarating na sabi, kapatid, saan ka na? Dahil alam na mga kapatid that you are the energizer within the church. Ikaw yung nagpapalakas. Ikaw yung nakikita pag nanghina. Ay, well, hindi sasama si Elder Bill din sa klaa. Hindi na kami sasama. Because you are the energizer. Wala si Elder Saldi. Wala yung kabataan. Ay, wala si Kuya Belford. Walang gana. Because you are the energizer. Hindi ikaw dapat ang nakikita, mga kapatid, na nawawala ng gana ang mga nasa loob ng iglesia. You are the salt of the world. You must be an energizer within the church. Pangalawa, mga kapatid, additives. Ang asin, pag mayroong isda, di ba nilalagyan yan para hindi masira. Pag dinaing niya, nilalagyan ng asin para masira. You must be an additives sa programa sa lahat ng gawain sa iglesia. Hindi dapat na pag may meeting, mayroon tayong board meeting mamaya. Naku, board meeting na naman. Naku, ang lousy ng program. Critics ang ginagawa instead that you will added anong may ikalalakas ng programa sa iglesia. Napakahina ng gawain sa iglesia. Mahina ang programa. Ano kaya, Panginoon, ang gagawin ko at makakatulong ako? Hindi yung ikaw pa yung magkikritics. Ano naman yung leadership ninyo? Ano naman yung pastor ninyo? Ano naman yung mga diakono ninyo? The salt of the world. You must be an additives sa loob ng iglesia. Amen? Pangatlo, mahal ko mga kapatid, malapit na tayo matapos. Preservatives. Naalala ko ito, mga kapatid, preservatives. Nung nag-aaral pang dalawang anak ko sa AUP, galing Balibago, may nakasakay kami doon. Mga, marami kami, pinupuno muna bago dumating ng Balibago. Pagdating ng AUP, may isang kabataan. Maraming dala. Mayroong bigas. Lahat na lang na kung anong dala-dala, sabi ko, a hardworking student. Siguro ito, sabi ko, working student ito. Kaya may baon lahat-lahat. Hindi pa ako, ay ang baba ko noon sa second gate 2. Tapos, nung bumaba na, nilagay ng kabataan, pawis na pawis, kabataan, lahat ng dala niya doon, binaba niya mula sa jeep. Pagkatakbo ng ilang metro, sumigaw ang kabataan, Mama, sandali lang! Sabi ng mga tao sa loob ng jeep, pambihirang bata, ito kabata, pa ay malimutin ha. Hindi muna tinitingnan yung mga dala bago bumaba. Umabol ang batang ito, Mamang driver, sorry po. Hindi pa po ako nakapagbayad. All of the sudden, nagkaroon ng katahimikan sa loob ng jeep. Nagpatuloy. Pagkatapos, may isang matanda nagsabi, kaya mabait ang batang yan dahil Seventh Day Adventist. Amen? Nakikita na pipreserve natin kahit saan tayo naroroon. Mga kapatid, nung dumating ako noon sa Singapore, nung nagtrabaho ako doon, first Sabat ko, tinanong ko po yung
aking landlord uncle, sabi ko, where is the Church of the Seventh-day Adventist? Oh, the Church of the good people, the Church of the rich people. Yun ang pagkakilala natin, mga kapatid. Kaya minsan, ang sinabi ko yan, nagle-lesson ako, may biglang nagtayo. Mayroon kasi minsan nagsisimba sa atin, Adventist rin sila, pero iba yung pag-iisip. So, Elder, sigurado ka lahat dito ng 70 Adventists ay maliligtas? Nagulat din ako. Sinagot ko, hindi. Pero patutunayan ko sa iyo na lahat ng ligtas ay Seventh-day Adventists. Amen? Kaya mga kapatid, saan man tayo naroroon, ipipreserve natin kung ano ang Panginoon sa buhay natin. You must be the salt of the world. At ang pang-apat dito, you must be a neutralizer. May kwento ako dito. Di ba mga kapatid, pag yung mayroon kang manggang hilaw, pag kumuha ka ng mangga, yung one elder building, kailangan may asin para ma-neutralize yung asim. Para mawalang asim at asarap na sarap kainin. Isang kaibigan ko, nakatira sa mababa, anong, sa baba, bagong itaas yata yan sa Mountain View College, baba noon, mayroong barangay doon, na nandoon yung malaking simbahan natin. Nakita niya ako sa Facebook, nagsisermon ako, nag-live kasi, ngayon nakikita na naman. So, tumawag sa akin pagdating ng Linggo, sabi niya, bro, elder ka pala, hindi ako makapaniwala sa mga pinagagawa natin noon. Elder ka ngayon, ako rin. Sabi, elder na ngayon, hindi rin ako makapaniwala. Sabi niya, bro, sabi niya, pwede ba pumarito ka? Mayroon akong 10 hektaryang lupain dito. At ang mga nakapatayo ko ng iglesia at puro indigenous, sabi niya, ang mga miyembro dito, mga tribu-tribu. Sabi niya, pagdating mo dito, ibibigay ko sa iyong 3 hektarya, ang gawin mo lang, magministeryo ka lang sa lugar na ito. Grabe naman. Mabigat naman yun kasi taga rito ako, tapos doon ako pupunta. Pero sa gawain ng Panginoon yun. Kaya sabi ko, hindi ko naman sinabi, ay hindi pwede bro, pero sabi ko, darating tayo dyan. So mga kapatid, may kwento siya. Mayroon kasi dito, sabi niya, isang pastor mahilig mag-garden. At may isang teacher dito sa academy, mahilig rin mag-alaga ng manok. Ang sabi niya, nagtanim ang pastor ng pichay. Lumago na yung pichay. Paglago ng pichay, mahal ko mga kapatid, napakawala naman ng teacher yung manok. Pagdating ng hapon, Elder Building, ewan ko kung sa iyo, kung matutuwa ka, ubos ang mga dahon, Elder Saldi, ng pichay. Sabi ng pastor, peste. Kinabukasan, nagbumba yung pastor. Binumbaan niya. Ayan. Peste. Sabi niya. Dumating yung mga manok. Kinain yung mga natirang mga dahon. Kinabukasan, patay ang manok. Peste. Sabi rin ang teacher. Ang nangyari, napunta sa barangay. Pagharap sa barangay chairman, ang sabi ng barangay chairman, ano pong problema? Away silang dalawa doon. Ito kasi, ang manok pinakawalan. Dapat sabi niya, hindi naman dapat yung garden mo, hindi naman sinasadya yun. Away silang dalawa. Sabi ng pastor, alam nyo, dapat kayo ang nagre-resolve ng problema nyo, hindi dito sa barangay. Dapat kayo ang neutralizer sa lahat ng bagay. Naalala ko rin mga kapatid, alam nyo ito, hindi ko lang sasabihin. Nagkaroon tayo ng problema noon. Nagkadimandahan ang mga pastor. Nakarating sa mediation. Yung mediator nila, abogado doon sa korte, panay ang Yosi. Yung mga pastor natin, yung dinimanda, nagdimanda, kabilaan, nakabarong. Habang hindi pa nagsisimula, hindi pa nila oras, nakikita nila sa gitna sila ng mga taong nag-UUC.
Tinginan sila. Tayo yung mga dissenting tao, tayo yung mga Adventista na kabarong, ang mangmimidjit sa atin ay mga taong dapat natin pangaralan. Tinginan sila. Pagkatapos, lumabas, uwian sila at sila mismo ay nag-reconcile. As a Seventh-day Adventist, mga kapatid, dapat tayo yung neutralizer. We must be an energizer within the church. Nagpapasigla tayo, hindi tayo kinatitisuran. Dapat tayo yung additives, nagdadagdag sa mga gawain, magpapalakas sa iglesia. Dapat tayo nag-preserve kung ano ang pangaral ng Diyos sa atin. At dapat as a Seventh-day Adventist, ay neutralizer tayo. At yun po ay natatagpuan sa iglesyang ito. Amen? Mahal kong mga kapatid, salt is good. But if the salt has lost its saltiness, sabi nga dito, walang kwenta ngayon. Pangalan lang natin, dalhin natin, Seventh-day Adventist ako. But you take the name of the Lord in vain. Violation yun sa Ten Commandments. Ginagamit natin ang pangalang Seventh-day Adventist, pero hindi matatagpuan sa buhay natin. Kaya sinasabi tayong Sabadista, kailangan Seventh-day Adventist mula Linggo hanggang Biyernes hanggang Sabado, tayo nakikilala bilang mga tunay na asin sa lupang ito. The world will be convinced, sabi ni Ellen G. White, not by what the pulpit teaches, but what the church lives. Kahit gumawa pa tayo ng crusade ng maraming bisis sa isang taon, maraming nababaptize, pero maraming nawawala. Hindi yung mga sinasabi, mga kapatid, ang magpagpapalakas sa atin bilang mga Kristiyano, kung ano ang buhay natin na gaya ng ating Panginoon. The world will be convinced not by what the pulpit teaches, but what the church lives. Kaya ang sabi sa Titus chapter 2 verse 7, show yourself in all respect to be a model of good works, and in your teaching, show integrity and dignity, because you are the best sermon. Hindi ang sermon ni Presidente Parulan, hindi ang sermon na naririnig natin tuwing Sabado. You are the best sermon. Kapatid ko, hindi natin kayang maging mabait dahil lahat tayo matatapang. Hindi natin kayang magpakumbaba dahil tayo lahat ay mapagmataas. But when Christ live in our hearts, mga kapatid, doon pa lang masasabi nyo, Lord, I will rise. I will shine. And I will go. Dahil si Jesus ang mabubuhay sa atin. Kapatid ko, pagdating natin sa langit, walang ibang itatayo. Hahanapin sa atin, wala tayong ibang dala, kundi ang karakter ni Jesus na haharap sa kanyang banal na luklukan. At doon natin maririnig ang kanyang declaration. Here is the patience of my sins and the testimony. Who obey, sabi niya, who obey the commandments of God and with the testimony of Jesus Christ. Kaya ang sabi, papalitan tayo bago tayo umakyat, dahil pariho lang tayo doon. Pariho lang tayong namumuhay ng karakter ng Panginoon. At sa aking pagtatapos sa umagang ito, tandaan niyo, mga kapatid, arise and shine. Jesus is coming, and you are the best sermon. God bless us all.